isang halimaw ang namataang pag-alagala. Na ang target daw ay hindi mga tao, kundi... Oh no! Mukhang ang misyon natin ngayong umaga ay protektahan ang mga pusa! Hashtag protect the cats at all costs! Mga tagapagtanggol ng pusa, where are you? Meet Dayday, isang 8-year-old na suki sa tindahang ito. Pero hindi sa pagbili ng mga chicherya o kung ano-ano pa. Dahil ang madalas niyang pakay rito, cat food! Sa kanyang murang edad, nakaisip na siya ng paraan kung paano protektahan ang stray cats inside their subdivision. By making sure that they are well fed. Hindi na raw nakapagtataka na may soft spot itong si Dayday for stray cats dahil ang kanilang fur baby na si Orange na pulot din ng kanyang mommy last year. Bukod sa lagi niya itong kalaro, at ibiparoon niya ito hanggang sa pagtulog. Nagsimula kasi siya magpakain nung hindi kinain ni nung mga alaga niyang Miming yung cat food. So nakita ni Dayday sa lamesa. Sabi niya sa akin, "Mami, ipakain kaya natin yung mga cat food dun sa mga Miming sa labas." Kinagabihan, hindi na makatulog si Dayday dahil iniisip niya kung ano ang kakainin ng stray cats sa susunod na araw. Sinabi ko na lang po kay Mami yung naipong ko po na alkansya, buksan ko na lang. Yun po yung pambibili ko po sana ng cellphone. Dahil sa tuwa sa anak, ay pinost ni Mami Mayan ang Good Day 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 Day. Maraming netizens tuloy ang natuwa at sunod-sunod ang mga donasyon na natanggap nila. Umiyak, iyak lang kami mag-ina. Naranasan kasi ni Dayday na magutom sa probinsya dati, nung panahon ng pandemic. Siguro nasa isip niya na malamang yung mga pusa nagugutom din. Malamang yung mga pusa wala rin tirahan saan sila titira. Tuwing hapon ay nakasanayan na nila na maglibot sa subdivision para pakainin ng stray cats. Ang gamit nilang e-bike, donasyon na rin mula sa netizens na natuwa kay Dayday. Kwento ni Mami Mian, lagi raw sinasabi ni Dayday na masaya siya tuwing nakikita niyang busog at tumataba ang mga ito. Tapos hindi ko rin talaga in-expect eh. Parang imbis na ako yung magulang na magtuturo sa anak ko, parang ako yung naturuan niya. Good job, Dayday! Dahil ikaw ay isang proud kapusa, ito ang regalo namin para sa iyo. Bigay nila sa iyo yun na... Nasasabihin nyo sa kanina. Thank you po. Tagal ko na pong gusto magkaroon ng bike. Marami pong Miming na mabubusog. Nandyan pa rin ang monster! Kaya we need more cat defenders! Kuya Drew! May tumawag na naman na kapusa! Spokesperson daw ng mga pusa mula sa Planet Mingming! May ganun ba? Planeta Mingming! Teka, mukhang kilala ko yan. Siya si General Tuna, isang hero cat mula sa isang Pinoy animated miniseries. At meron siyang important mission. Ang magturo ng Filipino values to young audiences. Pinadala siya sa Earth para aralin paano sasakupin ang Planet Earth. Tapos, masyado siyang cute para seryosohin ng mga tao. So, yun, mas natututulong ko. Tuloy siya tungkol sa buhay Pilipino. Pusa raw ang naisip nilang gawing bida para sa series na ito dahil cats are naturally curious. And since they're working on a story about discovery,
perfect na hero daw si General Tuna. Bakit pa wala akong makita ang mga pusa? Ilabas niyo sila! Ilabas niyo sila! Ilabas niyo sila! Isang kapusa na lang at mapapalisa natin ang halimaw. Ako nang bahala, Kuya Drew. Ako pa ba? Voila! Perfect! Mahulaan niyo ba kung ilang pusa ang meron sa bahay na ito? 10? 20? 100? Well, the correct answer is more than 300. Wow! Mukhang they love cats. Times 300, no? Believe it or not, most cats here are rescued puspins or pusang Pinoy. At kaya naman ito dumadami ay dahil true blue cat lover si Meowmi Imelda. And she's a certified cat defender dahil 15 years na siyang nire-rescue ng mga pusa. Umabot ang pusa ko ng 300 plus. Makakita ko sa daan na mga stray cats na nakakaawa, like yung pilay or yung mata ay sira. So, ang gagawin ko, babalikan ko yon. Idadali namin sila sa vet, i-check yan. Yung i-check lahat ng buong body, kung ano yung mga pwedeng gamutin. Dahil hindi na pwedeng pagsamasamahin lang sa isang area ang mga pusa, they're free to roam all over the house. Meron silang cat rooms, cat houses, cat towers, litter boxes, at iba't ibang toys that they can play with. Kahit daw magastos, wala naman daw katumbasang happiness na nararamdaman ni Mommy Imelda tuwing nakikita niya ang kanyang pets. Katulad ni Mommy Imelda, may emotions din na nararamdaman ng cats. They may be poker-faced most of the time, pero normal lang daw ito para sa isang pusa. Ayon sa mga eksperto, basta na pa-provide ang basic needs ng cats tulad ng food, comfort, and companionship, makasisiguro raw tayo na happy ito. Katulad na lang ng hundreds of cats ni Mommy Imelda. Ako si Mommy Imelda, and I'm proud to be Kapusa! Wow, said it all. Parang gusto ko na lang yata maging pusa. Meow, meow. Sa dami ng cat defenders na meron tayo, makaka-attack pa kaya ang monster nito? Oh, hindi! Wala! Isa na namang kontrabida ang napalayas natin. Bye-bye, monster! Yung halimang yun, katang-isip lang. Pero ang mga tao na kilala natin na nag-aalay ng kakaibang pagmamahal sa mga pusa, walang duda, totoong-totoo talaga. Aha!